awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagaba. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunitan natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalay
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoong kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligayan niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi, sa higaan ng mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Ako'y itong bumabangon, sa lunsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa, natubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuwaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y higit pa kaysa buhay.
Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit sa papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa ilang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya 'yong nakita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit, hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin
ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, isa ho sa mahirap pero napakadakilang gawain ng isang pari ay ang makidalamhati, makiramay sa mga nagkakasakit, nagiging biktima ng sakuna at mga namamatayan. At hindi lang siguro sa aming mga pari, kundi sa ating lahat. Kapag tayo po ay nakikiisa sa pinagdadaan ng hirap, pasakit, lungkot at problema ng iba. At ano ang madalas nating linya kapag tayo ay pumupunta sa mga kaibigan, kakilala nating halimbawa, nasunugan, namatayan, nagkasakit? Ito ang mabilis at madalas nating linya. Huwag kang mag-alala. Okay lang yan. Alam nyo, sa totoo lang, ingat-ingatan natin yung pagsasabi ng okay lang yan. Hindi okay lang ang mamatayan. Hindi okay lang ang magkaroon ng cancer. Sasabihin mo doon sa may cancer, okay lang yan. Ano ka? O, di palit tayo. Ikaw ang may cancer. Okay lang pala. Kaya minsan pinag-iisipan din talaga. Ah, baka nga kung minsan manahimik ka lang at tumabi ka sa kanya, yun ang okay lang. Pero yung nanakawan, iniwan, sinaktan, niloko, nasunugan, nanakawan, sasabihin mo, okay lang. Meron tayong tinatawag na panahon ng pagluluksa. At sa isang proseso ng karanasan, bahagi ang pagluluksa ng paghihilom. Bahagi ang pagluluksa ng pagliligtas. Bahagi ang pagluluksa ng pag-aayos. Kaya kailangan nating pagdaanan. Kailangan nating malampasan ang bahagi ng pagluluksa. The mourning period. Pero isang araw, kailangan mo ring magdesisyon. Yes, kailangan nating dumaan sa pagluluksa, kalungkutan. Hayaan mong maramdaman mo ang lungkot. Hayaan mong umiyak ka. Hayaan mong sabihin mong nasaktan ka. Hayaan mong magluksa. Pero isang araw, ikaw din ang magsasabing, tama na. Mourning, M-O-U-R, should always be a mourning, M-O-R. Ang pagluluksa ay dapat pa rin mauwi, mapunta sa isang bagong umaga. At nakita po natin yan sa buhay ni Maria Magdalena. Nawala na ang Panginoon dahil namatay. Tapos pagpunta niya isang umaga para dalawin sa libingan, nawala pa. Kumbaga sa ano, doble-doble ng dagok ito. Doble-doble ng paghihirap ito. Ay, Father, makakarelate ako dyan. Ang problema sa buhay ko, hindi lang sabay-sabay, sunod-sunod. At darating sa buhay, sa punto natin, na kagaya ni Maria Magdalena, anong ginawa niya? Naiyak na lang siya. At lahat na lang nang nakita niya, na pagbibintangan niya, na pagbubuntungan niya ng lungkot. Kaya naman, nang makita niya si Jesus, hindi niya kagad nakilala. Sapagkat siya ay nakafocus pa rin sa pagluluksa. Kaya nung sabi ni Jesus, Maria. At doon namulat ang isipan at kalooban ni Maria. At sinabi niyang, Rabboni, Guro, Panginoon.
Kaya nung sabi ni Jesus, pumunta ka sa aking mga kapatid. Hindi lang niya sinabing, huwag ka na umiyak, Maria. Tama na ang pagluluksa. At meron pa akong ipagagawa. Mga kapatid, sa buhay natin, hindi natin dapat lampasan, takasan, laktawan ang anumang kalungkutang dadalaw sa atin, ang anumang hirap at sakit na dadalaw sa atin. Pero lagi nating tatandaan, kasama ng Panginoon, araw-araw, tayo rin ang magdedesisyon kung tama na ang kalungkutang ito. Kung tama na ang paghihirap na ito. Kung tama na ang panlulokong ito. Kung tama na ang pagkakasalang ito. Sa pagkapatuloy na misa natin, baunin natin ang naging buhay ni Maria Magdalena. Isang buhay na napunuman ng kalungkutan, ng pigati, ng takot, pero isang buhay na nagtiwala at naniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng napagtagumpayan. Dumating man ang bagong paghihirap at pagluluksa, mourning should always lead you to a new morning. Araw-araw, ang pagluluksa matatapos din at haharap tayo sa isang bagong umaga ng may pag-asa at mabuting ginagawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa, ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang makasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin.
Isama natin sa ating mga badasal ang mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad, trahedya sa ating bansa, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga batang napapabayaan, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hinihiling naming ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na nakahanda ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming gunugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihang ipinangaral sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus siya'y saksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw, at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay. At nang isugo bilang apostol, ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na
na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Maria Magdalena, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Hayaan mong palayain ka ng Diyos sa lahat ng lungkot, takot, at galit sa iyong dibdib. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and deadly has prevailed. In His glory, in His new life we partake. As He has promised, for me His reason that for fear I may be free. Not even death
might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and deadly has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name all will adore on blended knees. We truth shall reign, so shall His justice. In Christ my Savior let all glory be. In my heart I know my Savior live. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and deadly has prevailed. In His glory, in His new life we partake. Announcement. Ang Nazarene Catholic School ang paralan po ng Basilica Minor ng Itim na Poong Jesus Nazareno ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Kasama po kayo sa mga programang ito. Noong nakaraang linggo, tayo po ay nagpunta at naghatid ng 400 na grocery bags para sa mga kapatid nating katutubo sa Zamboanga City sa Mindanao. 200 na mga batang badyaw ang hinatira natin ng iThursday Feeding Program. At tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mga ayuda tulad ng binibigay ninyong bigas, dilata noodles, kape sa iba't ibang mga simbahan at institusyon dito sa Maynila at sa iba't ibang probinsya. Gayon din sa tulong ng mga pinansyal na tulong na binibigay nyo sa ating opisina, tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa mga estudyante, mga may sakit, at mga kapatid nating nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo sa kabila ng inyong sariling pinagdadaanang pagsubok. Nagagawa nyo pa rin maging mabuti at gumawa ng mabuti. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
nilulwalhati ka namin.